Alright guys, tara let's mga lods. Ligo muna tayo. Para naman kahit paano mapriskuhan tayo. Mayarap din kasi kapag hindi tayo naliligo. Lalo tayong magkasakit kapag hindi tayo naliligo. Ligo muna si Cordapia. Ayan, number 30. Ito. So, 40990. Or 0990. Ay, hindi, mali. 40490. Yun. Wow! Ayan guys, kahit pa paano, ito yung shower nila. Yan. Maluwang yung shower nila, oh. Sumalang dito. Diyan na yung washroom. Baga sa amin, mas maganda pa yung showeran na to kaysa sa shower sa bahay. Medyo maano rito guys, ma-isno rito. Nag-iisno-isno konti oh. Dito na tayo ah, sa Cochrane. Meron pa tayong ano, isang araw at kalahating drive. Truck Inter Inspection Station, Windlight Plaza. Sarado yung walang timbang. Ukraine! Turn left on Highway 11. Yes! Ganda ng sign ng Cochrane na yun ah. Sa may harapan medyo madilim, baka nag-i-snow dyan. Mahaba-ba pa ang biyahe natin. Hindi ako makaka-uwi ngayon sa bahay, malamang siguro dadaan lang ako doon para kumuha ng baon. Sinabihan ko na rin si Mrs. na pagluto na lang niya ako kasi malabo na akong makaano nito. Malabo na akong maka at least 12 hours man lang sa bahay kasi dikita ng ang schedule of delivery. Patawin lang ang ano ng biyahe. Kung kailan may mga biyahe silang binibigay sa atin magaganda. Yan, tuloy-tuloy lang guys. Driving natin, malayo-layo pa ang biyahe natin, meron pang 894 miles. Miles yan, hindi kilometer, kaya halos siguro mga 1,300 o 1,200 kilometer pa yan. Ayun guys, hinto muna tayo rito sa flying gym. Maliligo muna ako. Apat na araw na ako hindi naliligo eh. Amuhigaan na tayo.
Alright. Punto muna rito tayo sa flying G na to, mga lodi. Ligo muna, ligo. Guli muna, guli. Tabi lang ako rito, tapos ligo lang tayo. Kailangan natin eh. Sana hindi base yung paliguan para makaligo tayo agad-agad. Diyan na ako atras sa bakanting yun. Okay, lagay muna natin sarili natin sa off-duty, tapos tara, ligo muna tayo. Alright guys, tara let's mga lods, ligo muna tayo. Para naman kahit papano mapriskuan tayo. Mayarap din kasi kapag hindi tayo naliligo, lalo tayo magkasakit kapag hindi tayo naliligo. Ligo muna si Cordapia. Okay. Yan. Marami pang tulog ah. Marami pang tulog na mga driver. But anyway guys, ang layo ng narating natin ngayon. Umalis ako Brandon. Winnipeg to Brandon. Brandon to Watertown, tapos Wisconsin, Johnsonville, all the way to Moncton, New Brunswick. Moncton, New Brunswick, all the way to Lakeville, Nova Scotia. Nova Scotia, Lakeville, Nova Scotia, all the way to Newmarket. Tapos ikapaw sa Guilinbury, at ang load ko na yan, dediretso yan ngayon sa Calgary, Alberta. Kaya hindi ko sigurado kung magtatagal ako sa bahay o may pagkakataon kung magtagal sa bahay. Alright, so but anyway, maliligo muna tayo. Hi sir! Can I get a shower please? Shower for the time being. Oh! Another one. Yep. Come on. Sorry. Do you have any vacancy right now, or what? Do you have any vacancy right now, or it's all right, man. Okay, thank you. Okay, so meron tayo rito. Oh, number one. Guys, number one, ang shower nila. Hanapin natin. Ayan, number 30. So 409.90 Ay, hindi, mali. 40490. Yun. Wow. Ayan guys, kahit pa paano, ito yung shower nila. Yan. Maluwang yung shower nila, oh. Sumalang dito, diyan na yung washroom. Bagasan mo eh, mas maganda pa yung showeran na to kaysa sa shower sa bahay eh. Ayun talaga eh, siyempre dito binabayaran mo to eh, yung shower mo sa bahay, hindi naman parang hotel eh.
It's a normal shower, bathroom in the house lang. So paano guys, maligo lang muna ako, tapos balik ako kayo mamaya at dire-diretso lang kayo. Ayan guys, hindi na tayo ngayon. Tapos na tayo nakapag-shower kahit papano, nakaligo naman ako. Ang kagandahan na ito, maaga-aga pa. Mahaba-aba pa ang pwede natin takbuhin. Kaya tuloy-tuloy lang tayo. Mas gurong mga gising na rito. Mga bukas na mga truck eh. Alright, balik kay Cordapia. Larga na ulit. Alright guys, balik tayo sa karsada. Ito yung highway na ano, nasa highway 11 tayo guys ha. Ito yung highway na almost ilang miles yan? Almost 800 miles yata yan. Nasalubungan ito. Isang araw na drive na salubungan lahat ito. Kaya ito kapag gusto mong umovertake, merong parating na passing lane. Kung hindi naman, mga ganito, mabilis ang truck mo, pwede mo silang overtake when it's safe to do so, sabi naman nila. Pero pasalamat pa rin ako guys dahil kahit pa paano walang isno dito sa espalto. Sana dire-diretso ito hanggang sa Alberta na ganito. Hindi masyadong may isno. Pero kailangan ko magpagasolina. Kumbaga ang gasolina ko, ano na, malapit na sa pula. Pero kung abutin pa yun hanggang dyan sa ano, susunod na pagasolinaan, magpapagas tayo. Tuloy-tuloy lang guys, tuloy-tuloy lang. Guys, inaabot na naman tayo ng hapon. Hapon na naman. Doon yung maling araw. Bukas pa ako makakarating sa Winnipeg. Di abuti ng oras ko. Meron pa akong 6 hours pero meron pa akong almost 600 miles. Layo pa to. Makatakbo pa siguro ako ng mga 360 miles. Mga 6 na oras pa bago ko minto ngayong gabi. Siguro mga alas 10, hihinto ako. Snow na yung ano dyan, oh. Yung lake yan eh. Inyos lang guys. Lakay Pinoy Tracker.